Atin pong talakayin po ngayon ang katanungan po ni Rico, Kevin. Magandang hapon po, ma'am. Ask ko lang po yung asawa ko po kasi may kulali siya sa singit. Tapos sobrang dami ng sugat niya sa paa. At namamaga ang paa niya. Dalawang araw, sobrang namamaga. Tapos hindi siya makalakad next day. Konti lang po kung maglakad siya, pero namamaga pa rin ang paa niya. At kahit na konti na lang ang sugat niya, nilalagnat siya. At sinabihan ko siya na magpa-check up siya sa center. Ayaw niya po. Wala naman daw tuwing gabi kasi nilalagnat siya. Umiinom lang siya ng Bioflu para mawala ang lagnat niya. Salamat po. Sana po ay mabigyan niyo ako ng payo. Rico, itong sinangguni mo, naintindihan ko, nag-aalala ka sa kondisyon ng asawa mo. Mukhang may impression siya na nagdudulot ng pamamaga ng kanyang paa at pagkakaroon niya ng maraming sugat. Nakakabahala yan, lalo na kung may lagnat siya. Maring nagpapahiwatig na mas malubhang issue yan. Para po malaman niyo po kung ano pa po ang mga kasagutan ko, kayo po ay nanonood sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Please click subscribe, pati yung bell, para ma-update kayo sa aking mga bagong video. Ganon din po sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Paki-follow, like, and share ninyo. Para naman makinabang yung mga kaibigan ninyo. Kaya yan po ay para sa ganon, marami kayong matutuhan tungkol sa kalagayan po ng ating katawan. Kaya alam mo, yung kulani, yung lymph nodes sa English, no, ay namamagayan pagka may impesyon. Lalo na may kasamang ano, lagnat, no? Yan. Kaya ating pong talakayan ngayon kung anong dapat nating gawin sa mga namamagang kulani. Ito po ay nagre-require ng immediate attention, yung combination ng simptoma na didescribe mo, namamaga ang kulani, infected yung mga sugat, namamaga ang paa, nilalagat, nanghihina. Ito'y maaring nag-i-indicate na mayroong serious infection. Kaya kailangan talaga ng medical help. Yung pamamaga po kasi ng kulani, ito'y sign na ang ating katawan lumalaban sa infection. Yung patuloy na pamamaga ng mga lymph nodes, nag-i-indicate ito, merong serious underlying condition. Kaya dapat pumunta talaga sa doktor. Yung patuloy na pamamaga ng kulani ng maraming linggo, kailangan po nito ay ito'y bigyan ng pansin. Lalo na kung masakit, tapos nilalagnat pa, at saka patuloy siyang ano, nahihina. Na dapat ma-ruled out yung serious causes nito, yung pamamaga ng kulani, kasi nagbibigay ng discomfort yan eh. Kaya ang pwede mong gawin sa kulani, pwede kang maglagay ng warm compress, yung magpainit ka ng tubig, yung towel, ilublob mo sa hot water, pigain mo, para hindi ka mapaso, ilagay mo yan sa plastic, tapos lagay mo ng towel, para matagal yung init. Ilagay mo yung warm compress na yan sa namamagang kulani para ma-reduce yung pain at inflammation. Kailangan din ng pahinga kasi pagka nakakatulong siya, ang ating immune system nagpa-function at inom ng maraming tubig para mailabas yung toxins sa katawan. At kailangan din ng mga stress management, ma-reduce yung stress kasi epektado yung immune system natin pag stressful ang buhay. Alam mo, ang natural remedies, hindi ito substitute sa medical advice. Kailangan talaga pa-check up sa doktor ng proper diagnosis and treatment plan. Kasi pag infected yung sugat, tapos may kasamang nana, kailangan talaga ito ng proper treatment, lalo na kung napakadami, para ma-prevent yung complication
tulad ng cellulitis or blood poisoning. Kasi yung kasing mga sugat na napakadami, namamaga, nag-swell, pati kasamang kulani, linalagnat, baka ma-blood poison ka. Kaya yung natural remedy sa mga infected wounds na yan, nire-require din ng immediate medical attention. Kahit na may mga natural remedies, merong antimicrobial properties, hindi substitute yung proper medical care. Kaya baka pa meron kang panganib na maging worse yung infection kung hindi nagkaroon ng, pag nagkaroon ng improper treatment, magiging severe pa yung infection. Kasama po yung blood poisoning or sepsis. Ang pag-delay ng proper treatment, eh huwag kayong mag-rely sa natural remedies. Kailangan talaga merong antibiotic treatment yan. Ang incorrect diagnosis, sabi mo nga, ayaw pa-check up ng asawa mo. E pagka maging serious ang infection sa sugat, more na magiging serious ang condition. Kaya dapat magsika ng medical attention immediately. Yung habang naghihintay kayo ng medical help, pwedeng linisin yung sugat ng sabon at tubig, tapos mag-apply ng clean bandage, kuberan mo yung sugat, protektahan ito para maiwasan ng contamination. I-monitor yung sign ng infection, yung pamumula, yung pamamaga, yung kirot, sakit, at lagnat. Sabi mo nga, namamaga pati paa. Maring ito'y sign ng infection o merong heart problem or kidney issue. Kaya yung pag namamaga yung paa, maring symptoms ito ng mga heart or kidney problem. May mga natural remedies, dapat malaman mo din kung diabetic siya, no? Kaya dapat alamin mo yung root cause ng pamamaga at pagkakaroon niya ng maraming sugat, no? Kaya huwag mong ignorin yung pamamaga ng paa. Ang pag-delay ng diagnosis at inignore mo yung symptoms at pag-delay ng diagnosis, pwedeng mag-cause ng serious condition, magiging worse ang symptoms. Kaya magpo-progress yan. Pagka hindi mo nalaman, baka may sakit yan sa puso o meron siyang kidney problem o diabetic po siya. Kaya kailangan po nito, i-manage mo yung pamamaga ng paa, itaas mo yung paa niya whenever possible, ipahinga mo, nakataas yung paa niya above ng puso niya para ma-reduce yung swelling. Iwasan yung matagal na nakatayo o natagal na nakaupo. Magsuot ng mga chinelas na komportable siya. Iwasan yung mga tight na sapatos. Lalong gagrabe yung problem. Kaya yung may mga temporary relief, pero tulad na sabi mo nga, ang lagnat, nilalagnat pa siya. Ibig sabihin ng lagnat, meron talaga lumalaban ang katawan niya sa infection. Kung patuloy yung lagnat siya, kailangan niya ng medical evaluation kasi ang lagnat nag-i-indicate na ang katawan ay lumalaban sa infection. Kapag consistent ang fever, kailangan talaga ito ng evaluation, no? Kaya nga po yung medical evaluation ay makatulong para maiwasan ng discomfort. Inom siya ng maraming tubig, maiwasan niyang dehydration, magpahinga para yung katawan makafocus sa panlaban ng infection, at pwede siyang maligo ng ito pong top, mga warm water, no, para bumaba ang kanyang body temperature. Ang kanyang damit ay cotton, at magkaroon siya ng over the counter medication na ma-reduce yung lagnat at discomfort. Pero dapat sundin mo yung recommendation ng doktor. Meron mga temporary measure lang, pero pagka ilang araw ay hindi nawawala ang lagnat, albawa, isang linggo lang, nilalagnat pa rin, merong serious medical problem yan. Paalala po sa ating vitamin C, tsaka ating pong super B complex, sa ganitong pagkakataon, meron kang namamagang kulani, nanghihina,
Maganda po ang supplement, ang vitamin C, super B complex, sa mga ano, yung kulang sa tulog, yung stressful ang buhay, may impression, nanghihina, may sugat, para mabilis gumaling ka, makarecover ka, para lumakas ang immune system mo, pagsamahan mo yung vitamin C at saka yung super B complex. Inumin mo yan, water soluble vitamin siya, ibig sabihin, inumin mo to 30 minutes bago ka mag-almusal, no? At pagkatapos po nito, itry mong lagyan ng crystal oil. Ito'y plant extract, ma-reduce yung pain at inflammation. May improve pa yung sleep quality mo. Nakaka-relieve dito ng headache tsaka hilo. Nakakalis din po ito ng bara ng ilong. Nakiklear yung congestion. Nag-improve yung respiratory health. Natural remedy dito sa shoulder pain. Pagka sinisikmura ka, bloated ka, ma-relieve ang kabag mo. Nag-stomach cramps ka, nasusuka ka, pahira mo ng crystal oil. Ito rin po, hindi ka rin kakagatin ng lamok pag pinahid mo to sa balat mo. Ganon din po yung ating activated charcoal. Meron siyang antibacterial properties. Ito po ay pumapatay ng mga bakterya sa bituka. Ang activated charcoal, nare-reduce yung inflammation sa bituka. Kaya kung nagtatai ka, kinakabag ka, bloated ang tiyan mo, kung na-food poison ka, at na sobrang ka sa alak, ma-prevent yung hangover, na overdose ka sa gamot, at ma-reduce din yung diarrhea mo, nare-relieve din yung gas at bloating mo, nag-absorb ng gas at toxin sa bituka, activated charcoal. Nakaka-reduce din yun ng bad breath, nag-absorb ito ng bakterya at toxin sa bibig mo. Available yan sa Patnubay. Alam niyo po yung nasabi mo, nagtitake ka ng bioflu, di ba? Ito po ay nagre-relieve ito ng flu-like symptoms. Pero ini-encourage ko yung asawa mo talaga, huwag siyang maging hesitant na mag-seek ng medical attention. Nanganganib ang kanyang kalusugan. Kaya kailangan po ay talagang suportahan mo siya, dalin mo siya, explain sa kanya yung panganib niyan. Yung danger niyan, huwag ignorin. Kaya kailangan mag-contact kayo ng doktor para mabigyan ka ng advice. Ang pagde-delay sa treatment, magkakaroon pa ng severe complication. Kaya nga po yung maaring meron siyang cellulitis. Ito po kasing cellulitis, ito yung bacterial skin infection, characterized ng pamumula, pamamaga, makirot, at paghinawakan mo mainit, no? Ang common site niyan, yung cellulitis, yung lower legs, no? Pwede rin sa ibang parte ng katawan, pero ang frequent common site ng cellulitis ay paa, no? Pag pumasok po kasi yung bacteria, yung cellulitis, ang staphylococcus, ito ay napupunit yung balat. Tapos, pagpunit, nakakapasok yung bakterya. Lalo na kung mahina ang immune system mo, kung meron ka pang dating skin problem like eczema or meron kang athlete foot, no? Nag-i-increase yung susceptibility mo dito. Ang complication po ng cellulitis ay maaring ito po ay meron kang deep tissue infection. Itong infection na to, nag-i-spread malalim doon sa skin at tissues mo. Pwedeng makapasok yan sa daluyan ng dugo mo. Pagka nakapasok ang bakterya sa daluyan ng dugo mo, pwedeng mag-cause ito ng blood poisoning, no? Kasi pagka nagkaroon ng abscess formation, ito'y collection ng nana na na-form sa ilalim ng skin mo. Pagkatapos, sasama yan sa circulation ng dugo. Pwede rin ang dahilan ng yung pamamagay ng paa niya, umaraming sugat, meron siyang lymphangitis, no? Ito pong lymphangitis, ito'y pamamaga ng lymphatic vessel, nilalagnat, mapagod, at ito po ay kailangan malaman yung underlying condition nito, no? Ma-prevent ang komplikasyon. Kaya yung kung diabetic siya, dapat kontrolin. Kung siya po ay merong heart problem, malaman.
Kaya nga po yung treatment ng antibiotic ay napakahalaga sa cellulitis. Yung inflammation naman ng lymphatic system, ito is sanhin ng bacterial infection. Pagka makita mo yung sugat, tapos merong guhit na pula hanggang doon papunta doon sa kulani mo. Ito yung mga infectious lymphangitis. Ito'y dahil sa yung bacteria or viruses na invade yung vessel ng lymphatic system mo. Dito'y typically dahil sa mga sugat, the open wound na yan, di ba? Kaya nga po tapos yung mga bacteria, papunta sila doon sa malapit na kulani. Alam niyo po yung sepsis, ito'y nakakamatay. Ito po ay magkakaroon ka ng organ dysfunction. Ito pong term na sepsis, ito po yung blood poisoning. Ito yung general term. Ito po yung nag-i-imply ng bacterial infection sa bloodstream. Maraming cases ng blood poisoning nagli-lead sa sepsis, pero hindi na lahat naman ng sepsis nagko-cause ng blood poisoning. Ang sepsis na titrigger ng infection. Maaring galing sa baga, galing sa bato, o galing sa tiyan. E again, nulit ko, magsik ka ng medical attention immediately. Kailangan mo ng doktor ma-diagnose, mag-provide ng appropriate treatment. Malala po sa omega-3 fatty acid, nakaka-reduce ito ng heart disease. Ang omega-3 nakakababa ng blood pressure, cholesterol, and triglycerides. At ito po yung nare-reduce ang panganib sa heart attack, stroke, and arrhythmia. Nare-reduce din yung inflammation. Nare-reduce yung pagbabara sa daluyan ng dugo. At nag-i-improve yung blood flow. Nare-reduce yung joint pains inflammation. Kaya ito po yung maganda sa inflammatory condition like rheumatoid arthritis. Ipaalam niyo po sa akin ang pangalan at address ninyo at saka CP number ninyo. Kung gusto niyo po magpa-deliver nitong ating mga health product na to, pa-deliver po natin yan sa mga rider, cash on delivery, i-charge po sa inyo ang shipping fee. Ngayon po, dadako tayo sa ating food for thoughts at nais ko pong i-share sa inyo ito pong ating pong verse sa Bible, Hebrews 2:3. A powerful verse na emphasize the gravity of salvation and consequences ng pag-reject ng pag-offer ng salvation ng Diyos. The greatness of salvation is described as a great and significant escape from something unspecified. Ang source ng salvation natin, ito'y nag-originate sa Panginoon. Kaya nga po, ang potential consequence ito, pag inignore mo yung pag-offer ng salvation, it leads to negative outcome. Ito po ay sabi, death. No? Kaya tayo po, maswerte tayo dito sa Pilipinas, binigyan tayo ng pagpapala. Yan po ang the faith of Jesus Christ. Tayo marami sa ating Christian, kilala natin si Jesus, na ito ang source, sabi nga sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him should not perish, but have everlasting life." Magandang gabi po. Nawa pong pagpapala, patnubay ng Diyos ang sumatin. And God bless us all.